for it is the number of man, and his number is 600 Let's pray, Lord. Maraming salamat sa hapon to, Lord. We pray na maintindihan na po namin, medyo malalim, but in a way na maintindihan namin, Panginoon. Gabayin niyo po, Lord, yung lingkod at ang bawat isang makikinig, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Naintindihan yung binasa niyo? Sino naintindihan yung binasa niyo? Mainit na naman, no? So, dito na po tayo sa Revelation 13, dalawang linggo na tayo dito eh. So, para sa mga bago, Yesha, familiar na sa Revelation, kanina binasa ko diba yung sa Revelation, ito yung mangyayari in the future. So, karamihan dito ay hindi pa nangyayari. Pero iba nangyayari na, pero start ng syempre ng mga future things, sa end times, yung 7 years, then millennium, tsaka new earth and new heaven. Hindi pa nangyayari yun. So, dito sa Revelation 13, ay umulit po tayo sa Revelation 12, di ba, yung kwento. Yung iba doon ay, balikan na natin pa sa iba. So, dinidescribe po dito yung woman na naging nanay ni Jesus, actually. So, sino ba yung nanay ni Jesus? Si Mary. Si Mary. Pero actually, yung pagkakadescribe siya kanya dito, from Eve, galing kay Eva, at ganun din naman sinabi sa Genesis. Yung anak niya ay, yung anak daw ni Eva, it will bruise the head of Satan eh. So, inilalarawan yung babae, tsaka, kasi si, kaya nga si Jesus ang tawag sa kanya, son of man din eh. Diba? Son of God, and then son of man. So, ang tinutukoy dito ng mga anak ng babae, yung si Jesus, yung magro-rule. Pero, yung mga anak pa ng mga, yung mga saints, actually, mga ligtas, ayun yung pinersecute dito sa verse 12, chapter 12. Yung woman. And then, ang kalaban niya siyempre si Satan. Pero siyempre, sabi dito, they overcame him by the blood of the Lamb. Yung mga Kristiyano po yan. Okay? Alam niyo kung wala si Jesus, kung wala yung Bible, alam niyo ba kung nasan tayo ngayon? Matagal na tayong napatay ng mga Antichrist. Alam niyo ba yon? Tagal na tayo kasi may laban lang tayo. Maganda yung isang meme eh. Sabi dyan, people of this world know what is happening. Kasi nasa balita lahat eh. Sila alam nila, nakabalitaan nila, alam nila kung anong nangyayari. Pero yung mga nakakaintindi lang ng Bible, sila lang yung nakakalam ng, sila alam nila what, kung ano, nangyayari. Pero tayo, pag alam mo yung Bible, ano yung pagkakaiba natin sa kanila? We know the why. Ngayon, nagkakagulo ngayon. Parang niloloko tayo sa virus na yan. Sila, sige lang. Hindi nila alam na parang hindi sila nawi-wilduan dun. Okay lang sa kayo. Siyempre, mas tayo kasi may virus eh. Pero yung coronavirus, matagal na po yan. Kahit nung mga grade school kami, tinutun. Hindi ko makakalimutan yan. Tinanong ko yung science teacher. No? Eh bakit po, ano? Hindi tayo nade-develop ng immunity sa sipon. Hindi ko makakalimutan yan. Sinagot niya. At nung ni-research ko rin kasi minsan naaalala ko, bakit nga ba hindi tayo nagkakaroon ng immunity sa sipon? Di ba pag nagkasakit tayo, hindi na tayo tinatablan ulit. At ang sabi doon, ang corona nga, ang coronavirus, isang napakadami niyang variant nga. Kaya kahit magkaroon ka ng isa, magkasipon ka ngayon, magkaubo, magkakaroon ka ulit ng iba. Natindihan niyo ba yun? Hindi ka magkakaroon ng immunity kasi nga, napakaraming variants. So, yan din yung nangyari nung before pa, yung SARS naman, 1. Nag-develop sila ng vaccine, wala silang ma-develop. Kasi makamot lang yung ulo yun, hindi natin kaya to eh. Tapos, bigla na lang nawala, nasa na nabuta yung SARS, verse 1. Verse 1, version 1. Ha? Sa Singapore yan, di ba? Ayan, may madalas Singapore, meron sa US. Pero marami, alam ko, Singapore ba, Hong Kong, basta dyan eh. Parang sinampulan sila doon. Tapos nasa na yung virus ngayon? Biglang nawala. Walang vaccine. Ba't ganun? Malamang, joke time lang din yun. Saan nasa punta yung virus? Nawala. Nasa na punta? Nandiyan yun? So, ngayon na naman, kaya ako naniniwala. Yung iba kasi hindi siguro alam to eh. Yung iba sinilag ko sa inyo kasi nawala na. Tine-take down nila yun.
Kaya ngayon, ba't hindi ako naniniwala dito sa virus, COVID na to? Ganun ang ginawa. At bago mangyari ito, nag-meeting yung mga elite. Okay? Inirun po nila yan. Parang anong gagawin natin pag ganito? May representative doon sa military, sa medical, may representative sa lahat ng, ano, sa economic. May representative sila doon. O, ito gagawin natin pag ganyan, ganyan. Tapos, parang nilang plinano, basically. And then, 2015, pinidik yan ni Bill Gates. Okay, ibig sabihin, sa bandang 2020, magkakaroon ng virus. Dapat mag-ingat kayo, parang tinatakot tayong mga tao. Sa palagay niya, nagkataon lang yan. At si Bill Gates, hawak niya yung mga patent sa vaccine kasi siya nag-donate dito, nag-donate dyan para ma-develop yan, yan, yan. So ngayon, kahit sabihin natin mayaman siya at nagbibigay siya ng pera, lalo siya yumaman. Bakit kaya? Kapit niya lahat yun eh. Okay? So yun yung dinaitindihan ng iba, kaya hindi kami nagpapabakuna. Kasi pag nagpabakuna ka, para ka nang nag-participate ka na dun. Okay? Again, hindi ko na sinabing ano yun. Hindi ko sinabing 666 yan. Pero mamaya, napag-isip pa na natin kasi nga, dito na tayo eh. Dito pa lang tayo sa 12 pala. Saan ba ako? Kay Bill Gates, tapos yung vaccine yan. So, yung vaccine na yan ay hindi pa yan approved ng FDA sa US, sa Pilipinas, kahit saan. Kasi ang kailangan nila dyan, taon, at least 2 years na testing sa maraming klase ng tao. Susubukan nila yan para malaman mo kung naging effective. Yung iba isasubject dun sa virus, yung iba hindi. Kung alam niyo yung parang inaano nila yan eh. Paano malaman na nakakahawa at ito hindi nahawa? Paano malaman yun? Dapat kontrolado mo yung population. Hindi nagsasama-sama yan. Asan yung virus? Hindi malaman. So gagawin nila, ihiwala ito, wala nakakapasok dito. Tapos itong grupo, control group, itong isang grupo, ito yung lahat bakunado. Ito lahat hindi bakunado. May sasama sila doon na bakunado, may sasama sila doon na exposed sa virus. Ganun yun. Hindi yung basta-basta aprobahan mo lang. Oh, tinurok namin to. Yung isa namatay, yung iba hindi. Oh, okay na yan. Sige. Hindi ganun. Ikaw ba, Justin, papayag ka na yung, unari, sa 100 tao, yung isa mamamatay? Papayag ka? Hindi naman ikaw yung isa eh. Hindi mo alam eh. Di ba? Kung hindi ka mamatay, ma-injury ka. So kung may utak ka, hindi ka papayag. So kaya yung mga nakakalam nito mga ganitong information, hindi pumapayag. Pero yung iba, bahala na kasi tinakot ka lang, mapayag ka na. Yung sinasabi natin dito, sabi nito, hindi ka makakabili, hindi ka makakapagbenta kung wala ka nung 666. May parang bakuna din. Tama? So again, hindi ko sinabing ito yun. Sabi ko, ito na yung run, dry run na to. Dry run na to. Parang baka nga ito na yun eh. Dapat i-update mo yung ano mo, lagi kang updated. Okay? Intindihan nyo ba yun? Anyway, so ito ba yung ni-review natin? Ni-review po sa 12 yung nangyari from the 1st century AD, from Adam and Eve, and then hanggang si Jesus ay patayin at nabuhay magmuli. Doon po yun. Medyo mabilis eh. Hanggang itong remnant na tinatawag dito, ito yung mga ligtas. Okay? Now, sa chapter 13, may nakita na namang vision si John. At ito yung sabi dito, yung beast na may 7 heads and 10 horns and 10 crowns. So nabanggit na natin yan. Ito yung mga ginagamit ni Satanas sa kanyang kalooban, no? Ano bang gusto ni Satanas? Siyempre patayin yung mga tao, sirain tayo, mapunta tayo sa impyerno. Ganun kasimple yun. So siyempre mapayagan ba siya ng Diyos? So all throughout the ages, ang Diyos pinaprotektahan yung mga sa kanya. At karamihan ng tao, binibigyan niya ng pagkakataon maligtas. Pero itong mga beast na to, yung mga kingdom na to, katulad ng Egypt, ano yung mga sumusunod sa Egypt, Assyria, Babylonia, Medo-Persia, Greek, Greece, Romans, okay? And then itong 7 and 8, makikita natin dito. Okay? So sila yung ginagamit ng kalaban, ng demonyo. Anong uso sa Egypt? Maka-Diyos ba yung Egypt?
Hindi. Lahat ng paganism andun. So, sa panahon ng mga Romans, ganun din. Ng mga Greece, ang dami ng bakla sa Greece dati. Okay? And ano pa? Lahat ng mga sumisikat ay yumayaman kasi yan. Hindi yan naghahanap sa Diyos. Okay, ngayon, ang pinakamayaman yung US. Sasabihin mo mong godly ang US. Alam nyo, ginagawa ng US doon lahat ng kalokohan ang gagaling. Yung pornography, yung child trafficking. Okay, alam nyo, child trafficking, di nyo alam ngayon yun eh. Yung ginagawa, yung mga kasing lalaki nyo lang, yung ganyan, pinoprostitute na kayo, alam nyo ba yun? Binibenta na kayo. Ganun ginagawa sa US. Tapos dyan nag-uumpisa yung drugs, kunwari, tinalabanan nila yung drugs, sila din yung nagkocontrol ng drugs. Ginagamit lang nila yung pangpain sa mga kalaban nila, and therefore, ganyan, kalaban to, bakit kinulong, bakit pinatay? Nagda-drugs. Pero sila rin yung magawa ng drugs. So, medyo marami ako nare-reveal ngayon, ha? I-research nyo rin yan, bago kayo maniwala sa akin. And then, so yun ang ginagamit ni Satan, yung mga malalaking makapangyarihang bansa na yan, city-state. At I believe ito yung sinasabing beast dito. Bakit marami siyang ulo, sila-sila yon. And then, ang sabi dyan, ang nagbigay ng kapangyarihan, sabi dito, is yung dragon. Sino ba yung dragon? Sa Bible, siya yung Satanas. Okay? So, kaya lumalakas yung mga yan, isa pala siya nagbibigay siya ng kapangyarihan. Inaalaw lang ng Diyos, pero later, huhusgaan sila. Okay? At ito pa yung mga... Natapos na po tayo dito, kaya hindi ko na isa-isahin. Pwede tayo magsimula. Itong isa daw, isang isang head ay nagkaroon ng deadly wound. Pag sinabing deadly, nakakamatay. Actually, namatay na nga siya. And siya ay nabuhay magmuli, or another way of saying it ay na-heal. Okay? At sabi dyan, and all the world wonder at the beast. Ang galing nito ah. Parang si Jesus, ginagaya niya si Jesus. E Jesus, namatay, nabuhay, magmuli. Kaya naniniwala tayo, itong beast na to, ito yung Antichrist. Okay? Yung beast, ito yung mismong sistema, pero yung mga horns, yun yung mga hari. Okay? At yung pinakahuling hari daw, siya yung ay mamamatay, okay, yung seven kingdom, mamamatay yun. So, mawawala yung kingdom, pero mabubuhay siya magmuli. Pag nabuhay siya magmuli, yun na yung eight kingdom, ito na yung talagang beast na nalademonyo na. Magkakaroon siya ng maraming kapangyarihan. At sinasamba na siya. Natapos tayo dito last time. Okay? Walang makatalo na sa kanya. Sabi dito, blasphemy. Pinagbababastos niya ng Diyos. Alam niyo ba yung mga mayayaman? Sina Bill Gates, sina Warren Buffet, sina karamihan niyo, sina Larry Page. Mga atheist lahat yun. Si Elon Musk. Ha? Hindi pa lang sila maano ngayon, malakas ang loob niya. Pero, basically, ganun na sinasabi nila eh. Mayaman kayo tapos, anong ginagawa nila sa pera nila? Ha? Ha? Si Jeff Bezos. O yan, anong ginagawa nila sa pera nila? Sinusunog lang nila, pupunta sa space, tapos mababa ulit. But actually, pagkakitaan nila yun. Pero, ginagawa nila doon, hindi maka-Diyos. Actually, yung hindi pa nababalita sa madami, yun nga, si Epstein, alam ko na, si Epstein, isang, madami tayong binid, baka ma-shutdown tayo nito. Yung isang billionaire din, na kaibigan ni Bill Gates, alam nyo ginagawa noon, pedophile din, bakla, na, nangabuso kahit ano, lalaki, babae. Nakikinig ba kayo? Demonyo to. So ngayon, pinatay na siya ngayon. Kasi ang dami niyang links kina Clinton at kina Bill Gates. Pinatay siya, nahuli siya, and na-convict siya. Talagang marami nakita doon sa sarili niyang island. Nabanggit ko na dati sa inyo to eh. So, ganun po itong mga galit sa Diyos to. Yun ang gusto ko sabihin. Pero ito, pag sobrang lakas niya na, walang makatalo sa kanya, anong sabalay niyang gagawin ito? Magba-blaspheme na laban sa Diyos. Kasi yung mga Kristiyano, wala nang magawa eh. Ngayon, medyo may boses pa nga tayo eh. Kaya nasabi lagi, dapat i-practice natin yung ating karapatan. Kasi pag hindi, lalo yung mga itong mga batang to, hindi wala nang kalam-alam, ba't hinahayaan ng Diyos yung ganyan? Siguro walang Diyos. Diba? Ganun ang mangyayari sa inyo pag yung kami, yung sa edad namin, yung generation namin, hindi pinaglaban yung Bible. Kaya makinig kayo ha, ito pinaglalaban na nga namin. So, itong Antichrist na to, magsasalita ng blasphemy, and then, yung nabanggit dyan na 42 months, yan po yung from the start na siya yung naghari-hari, yung namatay siya at nabuhay siya magmuli hanggang matapos ng 7 years.
And then, ayan na. So, nung time ng tribulation, okay, yung first half ng 7 years, ang sinasakop niya lahat ng bansa, ang kaya niyang sakupin. Pero yung Great Tribulation na tinatawag, nantok na si Rafi, sundan niyo lang. Okay? Ito yung malapit na mag-rapture. Okay, sa kalagitnaan ng 7 years. Okay, so ang kalaban na nila ngayon, mga Kristiyano, kaya ito yung na-explain ko kanina sa inyo. Napansin ko, alam nyo ba yung mga kumukonta sa bakuna? Ilala nyo kung sino? Karamihan na hindi lahat, pero karamihan, mga Kristiyano. Natataka ba kayong bakit? Again, yung mga Seventh-day Adventist, gumukonta rin sila dyan, pero hindi sila tunay na Kristiyano. Again, meron kasi silang mga paniniwalang medyo nakuha rin sa Bible. Okay, medyo. Pero yung, maling, yung ibang paniniwala nila, mali. Pero still, bakit yung mga Kristiyano lumalaban sa bakuna? Alam nyo bakit? Kasi sa totoo lang, meron tayo dapat religious, ano dyan? Tawag dito? Pagtutol. May dahilan tayo. Alam nyo ba kung saan ginagawa yung bakuna? Hindi natin alam ngayon yan. Ginawa yan sa mga aborted fetus. Alam nyo yung fetus? Alam nyo yung fetus, Neil? Nakakasunod ah. Sino may kapatid na maliit dito? Baby, di ba? Bago sila lumaki, di ba? Maliit lang sila, nasa tiyan lang nanay mo, di ba? Ang ginagawa ng iba daw, pinapatay. Maka-Diyos ba yung gumagawa nun? Wala silang pakialam, bata lang yan eh. So, ginagawa, i-abort nila, yun ang pag-aaralan nila. Pag nagkamali, oh, kailangan ulit natin ng aborted fetus. Baka meron kayo dyan. At syempre, yung mga ibang babae na walang pakialam din sa anak nila, bibigay na yun sa mga scientists. Diyan ginawa yung vaccine. Inamin nila yan. Hindi ako nagisinungaling mag-research kayo. Yung iba itatanggi nila yan. Yung iba didismiss yan. Hindi naman eh. Aasarin ka lang yan. Pero pag talagang kinausap yung mga gumagawa niyan, inaamin nila yan. Hindi sila itatanggi yan. Hindi nila itatanggi yun. Kasi ginagamit nila yung mga stem cell niya tsaka yung ibang ano pa, composition ng mga bata kasi yung mga sa baby, active kasi yan eh. Yung mga cells ng baby, mabilis mag-regenerate. Hindi katulad natin, hindi ka pwedeng gamitin si Stephen. Malaki na yan. So, papayag ka ba na nagagamutin daw tayo ng ginamit sa fetus, sa pinatay na baby, at may halo pang mercury, aluminum, at saka ano yun, formalin, at pati sa mga namatay din na hayop. I-inject sa'yo yun. Okay lang ba sa'yo yun? Kung di mo alam, okay lang sa'yo yun. Eh ngayon, sinasabi ko na sa'yo, paano yan? Yung totoo, dati kasi hindi ko rin inaano to, inisyal sa'yo kasi hindi ako naniniwalang totally. Pero nung after how many research ginagawa ko, eh talaga nagkakatagpo-tagpo na eh. Kasi hindi na nila tinatanggi. Okay? So, magpapa-inject ba kayo? Nasa sa inyo yan. Pero ang sinasabi ko sa inyo, dapat hindi. Pwede mo yung sabihin, hindi akong papabakuna kasi ako, pag ginanyan ako sa office, talagang sinabi ko na eh. Sabi ko, may religious ano ako dyan. Reason na ayaw ko nyan. Okay. Kung gusto nyo akong tanongin, tanongin nyo ako. Hindi ko na-explain lahat. Anyway. So, yun. Kaya ngayon, ang kalaban talaga nila, yung mga Kristiyano. Yung mga tunay na Kristiyano, kaya sabi dito, yung sa period ng Great Tribulation, ang gegerahin yung mga saints. Ibig sabihin, kukulong ka, tutugising ka. Okay? At, sa panahon na yon, hindi na tayo mananalo. Okay? Yung sabi dyan, the beast will overcome us. Okay? Tuloy tayo. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are written in, not written in the book of life. Tandaan nyo yun ha. Hindi lahat ng tao susamba sa beast. Pero sasambahin siya ng mga hindi ligtas. Yun ang ibig sabihin doon. Kaya tayo naghahapit na tayo sa soul winning ngayon eh. At least hindi naman to, kawawa naman itong mga to. Ano to, lahat na sa impyerno na. Sasambahin nila yung beast. Pag sinamba nila yung beast, yung antichrist, sigurado na sa impyerno. Hindi naman iligtas yun. Kaya kung napansin nyo yung ano natin, yung ating effort dyan, gano'n na lang. Amen? Kaya sabi dyan, if any man have an ear, let him hear. So, makinig kayo. Yan ang sinasabi ng Bible. Oy. Paano po kaya, di ba, nasa win na po yung tao nun?
Nasa? Nasolving mo na po yung okay. Tahanan, tapos nakalimutan na po, nasamba niya po yung business. Imposible yun. Imposible. Kaya, na sino ba yung kausap ko kahapon, di ba? Yung si Ate Esperanza. Kung napansin nyo, sinasabi ko sa kanya, ligtas ba kayo talaga? Yung konsensya mo, hindi ka naman lulukohin eh. Parang ganito yung example ko ah. For example, naniniwala ka dyan mga bata, naniniwala ba kay Santa Claus? O kasi, nasabi, pero nung maliliit kayo, naniniwala ba kayo? Depende nga. Yung mga magulang kasi, di ba? Uy, Santa Claus. Uy, nilagyan nung Santa Claus yung bulsa mo. Ay, bulsa mo, yung sa... medyas mo. Hindi natin masyadong ginagawa kasi dito yan eh. Pero pag... pag tinuro sa'yo, no, may Santa Claus pala. Ay, sa mga bata, tuwan-tuwa. Ay, papakabait na ako. Santa Claus, Santa Claus. Pero pag laki-laki mo, tapos nakita mo, nahuli mo yung nanay mo, naglalagay. Ay, ikaw lang pala naglalagay dyan eh. Oh. Ang tanong mo sa inyo, pwede ka ba bang bumalik kay Santa Claus? Actually, maniniwala pa rin ako kay Santa Claus. Babalik ka pa ba doon? O hindi na? Hindi na kasi nabisto na eh, di ba? So, ganun din tayo mga Kristiyano. Pag na, dati, hindi ka niniwala kay Jesus, hindi mo siya kilala, o sa palagay mo, naniniwala ka sa kanya, pero hindi pala. Pero pag sinara ka ng salita ng isa tama, yung gospel, ang laki na nabago sa'yo eh. Hindi ka naman tipong ano lang eh, nagpalit ka lang ng religion. Ah, sige, dati akong ganyan, ngayon ganyan. Kaya, sabi sa mga soul winner, ganyan yung ginagawa natin. Ha? Ngayon, posible ba na balikan mo pa yon? Na naniniwala kayo si Jesus, ang Diyos, namatay siya para sa iyo. Lahat yung ginawa niya para sa iyo pala yun. At yung iba hindi maliligtas. Ang dami naloloko dyan. Alam mo na ngayon yun. Ay, hindi yata totoo yun. Pwede ba yung magkaganon ka pa? Hindi pwede yun, bad. Okay. Imposible yun. Unless na nagkaroon ka talaga ng ano, ha, physical damage dyan siguro. In that way, akong, sa palay ko, nagkaroon ka ng physical damage sa utak mo, and hindi ka na makasamba sa Antichrist nun. Ano ka na nun? Langit ka na nun. Exempted ka na nun. Okay? So, unless na magkaroon ka ng ganong damage sa utak, ay hindi ako naniniwala na pwede kang sumamba kay Jesus dati, naligtas ka, tapos, nakalimutan ko yung sinamba ko si Jesus. Hindi makalimutan yun. Okay? So, hindi pwede yun. Pero legit na question yun, tinatanong ng iba yan, pero yun ang tasagot dun. Okay. Anyway, ano ba ako? So, ito yung medyo malabo pa sa akin, kasi ito ginagamit kasi ng ibang tao to eh. Na he that killeth with the sword shall be killed with the sword. Pag pumatay ka daw ng sword, papatayin ka ng sword. Pero ngayon, nakikita ko, hindi exactly ganun yun. Kasi, ang application at ang context lang ito sa end times. So, hindi ko sigurado. Siguro dito, ang ibig sabihin nito is, yung iba mapapatay, yung iba mahuhuli. Yan ang nakikita ko dito. Hindi lahat tayo mapapatay, hindi lahat tayo makukulong. Pero, anong gagawin natin? Hahayaan natin yun. Natindihan nyo ba? So, sino takot makulong dito? Lahat naman eh. Pero kung sa langit ka rin naman, at susuwayin mo ang Diyos, para hindi ka makulong at para yumaman ka or something. Para hindi ka mapatay. So ano yun? So, gagawin mo ba yun? Sana hindi. Again, depende sa maturity nyo, pero hindi dapat. Kung alam mo na sistema ng demonyo to, Mikey, sausaw ka pa ba dyan? So di kaya sabi niya, here is the patience and faith of the saints. Parang sinasabi niya na, hayaan mo lang, kung kulong, kulong, kung patay, patay. Ganun. So, next, and I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. So, ito na yung, medyo mystery siya. Ano ba to? Another beast na naman. Meron siyang horn like a lamb, at nagsasalita siya ng parang dragon. Sino kaya yun? Ha? Sino agad yung sinabi ko ng ginagaya ng beast? Diba si Jesus? Mamamatay siya. Mamamatay talaga siya. Pero mabubuhay siya magmuli. Si Jesus walang gumawa nun dati. Pero this time, gagayahin nila yun. Okay? At kaya sabi dito, itong yung mabubuhay siya, para na siya ngayon lamb. At ang salita niya, dragon. Ano to? Makademonyo na to. Ito na yung pinaka makapangyarihang antichrist. Kasi dati tao lang siya. Natindihan niyo ba? Nung unang buhay niya, tao lang siya. Ginagamit lang siya ni Satanas. Pero nung namatay siya, tapos binuhay siya ulit,
Yung talagang ano na, may sa demonyo na to. Okay? Hindi nyo ba? And he exercised all the power of the first beast before him. So yung kapangyarihan ng first beast, siya rin yun. Pero nung nabuhay siya magmuli, may kapangyarihan pa rin siya. Okay? Kung ano yung kapangyarihan nung dati, ganun pa rin siya, pero mas makapangyarihan siya ngayon. And caused the earth and them that dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed. So yun yung sabi natin, ginaya niya si Jesus. So sumamba tayo kay, tayo, sumasamba tayo kay Jesus. So sila sasabihin, oy, sumamba kayo doon. Kasi namatay na yun at nabuhay magmuli. Yung pala, Antichrist pala yun. Okay? And he that do, and he doeth great wonders. Pag sinabi wonders, parang kamangha-mangha. Okay? Parang nagmamagic na to. So he that maketh the fire come down from heaven on the earth in the sight of man. Okay? Sa Tagalog, nagpapaapoy. Tindi to, di ba? Ginagaya niya si Elijah. Elijah gumawa nito eh. And deceived them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that he should make an image to the beast which had the wound by the sword, by a sword, and did live. Okay, so ganito. Gagawa na sila ngayon ng image. Saan na ba yan? Image to the beast. Alam yung image, parang imahe. Sino dating Catholic dito? O, diba? Pupunta tayo doon, diba? Ano meron doon? Mga santo-santo na hindi naman santo, diba? Ang santo kasi sa Bible, mga ligtas. Sa kanila, mga kung sino lang. Demonyo daw. Totoo yun. So, naginagawa, papangit ni Mary doon, diba? Hindi naman sila. Sa si Jesus, long hair. Nakaubad, dinalagyan ng ginto, ng silver, Diyos-Diyos ang tawag doon. Gagawa daw siya ng ganun. Kasi itong mga matataas ang area ito, may abang ito, gusto nila lagi, may ganun sila eh. Ginawa yan ni Nebuchadnezzar noong time niya. Diba? Gagawin ulit nila ngayon yan. Okay? And he had power to give life unto the image of the beast. Yung image, yung imahe, yung Diyos-Diyosan, yung statue yan, basically. And ginagawa daw niyang, binibigyan niya ng buhay. Okay? So, nakikita niyo sa mga pelikula na to, di ba? Ginagaya nila yan eh. Statue lang yan, tapos biglang mabubuhay. Gusto niyo ba yun? Parang? Gargoyle. Alam ko din yan. Mga games yan eh, no? Okay, ang ginagawa niya siyempre, gumagalaw at nagsasalita. And cause as many as would not worship the image of the beast should be killed. Sa Tagalog, pag hindi mo daw sinamba yung image, papatayin ka. So nakaka-relate na ba kayo ngayon? Yung iba sa atin, ginagawa na yan. Alam niyo ba sa ibang bansa, kaya nagpabakuna sila kasi takot sila eh. Sabi ng gobyerno, dapat lahat tayo bakunado. Pag hindi, hindi ka makakalabas, eh patay ka. Diba? So kaya sila, sumunod na lang. And because it all, both small, ito na yung sinasabi ko kanina, lahat ng tao, both small and great, mahirap, mayaman, free or banned. Yung mga taong malaya, hindi mo pwedeng diktahan, di ba? Yung mga alipin, pwede mong diktahan, pero actually may mga katapatin pa rin yan. Pero sabi dito, pinilit niya, no? And he caused all. Pag sinabing cause, gumawa siya ng dahilan, gumawa siya ng paraan, para kahit sino ka pa, ikaw ay matatakan to receive a mark in their right hand and in their foreheads. Ayan na ba kung matatakan? Ito sabi dyan. And that no man might buy or sell save he that had the mark. Okay, pag wala ka daw ng mark of the beast, 666 yan, makikita natin mamaya. Pag wala ka nun, hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng magbenta, ano mangyari sa'yo? Patay ka. Or, pwede ka magtanim. Magsasarili ka sa bundok. Eh, karamihan tao ayaw nun. Magpapatatak na lang. Okay? Nakakaano na ba kayo? Malapit na yan. Hindi ko alam gano'ng kalapit, pero yun na nga yung ginagawa ng iba. Nagkilala kami dun sa ano, sabi saan, lahat kami dito, pumayag na agad kami. Kasi hindi nila alam eh. Kasi sabi natin yung may karapatan tayo. Alam nyo ba may karapatan tayo bilang tao ngayon? Na bawal tayong tulungan nang hindi mo alam kung ano andun. Pag tumanggi ka, dapat hindi ka nila pipilitin. Ngayon, ginagawa na ngayon. Oh.
So sa palagay nyo, hindi pa nangyayari ito? Not exactly ito, pero parang nangyayari na. Natakot na ba kayo? Yan na yun eh. Here is wisdom, let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. So, 666, narinig nyo na yan. Tama, kaso iba, ganito ang problema. Iba, ginagawa nilang kalokohan yan. Hey, 666. Tapos natawa na lang nila. Pero nasa Bible yun eh. So, meron bang kalokohan dito, lalo sinasabi ng Bible, winawarningan tayo na mangyayari yan. Tapos kalokohan ba yan? Hindi kalokohan yan. Sinasabi yan para mag-ingat tayo. Kaya sabi dito, kasi sabi dito ng ano eh, yung let him that hath understanding count the number of the beast. I believe yung sinasabi niya dyan is tukuyin nyo, alamin nyo. Tingnan nyo, katulad ang ginagawa ko sa inyo kanina. Lahat ng mga reason na binigay ko sa inyo, bakit hindi tayo dapat dyan? Ibig sabihin nun, bilangin mo eh. Ibig sabihin, i-consider mo. Kasi hindi naman yung aksidente ito eh. Gano'n ba katagal na nakasulat yung revelation na yan? Ha? Over 2,000 years na. Pwede mo bang ano yon? Pwede mo bang sabihin kay Pastor, si Pastor Reyes, nag-invento naman to eh. Imposible naman pipilitin yung taong ano, malaya ka nga eh. Ba't ka pipilitin? Ha? Ngayon, alam nyo na hindi yung posible. Actually, nung bat, inawaming na rin kami dati yan eh. Kaya hindi mo maintindihan kung paano mangyayari. Ngayon, sa panahon natin, alam mo na kung paano mangyayari. Yung mga gobyerno, yung mga mayor, presidente, yung nakakausapin, o kailangan, bakunado kayo lahat ha. Kaya kung tataka ka sa mga statement ni Duterte, ba't kaya ganun? Loko-loko lang magkasabi nun eh. Ayun, mabakuna. Huwag na kayo lumabas. Walang, nung panahon dati, walang magtatangkang magsabi nun. Unless, may nagdidikta sa kanila sa taas. At sila mismong yayariin pag hindi nila ginawa yan. Okay, may nakikita mo bang ibang bagay? Ibang explanation? Wala, ino-observe ko yung mga kumukontra dito, wala naman silang ibang explanation. Yung gagawin lang nila, lulukoy ko, naniniwala sa Bible. Yun lang gagawin nila sa atin, pero wala silang alternative na sabihin na, hindi kasi ano eh, kasi magkakasakit naman tayo talaga eh, di ba? Coronavirus, walang ano dyan. Hindi ka makapag-develop ng bakuna dyan. Magkakasipon tayo, matagal nang alam ng science yun. Pero ba't binabali nila yon ngayon? Nga lamang, ito na yun. Okay, mabigat ba? Basta bata pa ako, mag-aasawa pa ako, hindi naman ako nag-control niyan eh. Pinili ko bang kailangan ka pinanganak ako? Pinili ko bang magpastor at ako mag-asabi nito sa iba? Mas mahirap kung ikaw andito. Yung iba nga, hindi na ginagawa ito eh. Alam niyo, ibang pastor ang ginagawa nila? Mag-aano lang sa revelation. Ha, sinulat ng Diyos siya, totoo yan, pero huwag natin pag-aralan. Totoo yun, hindi. Kahit tingnan nyo sa ano, i-discuss lang nila, katulad nga ni kailan lang, si Tanchi nga. Dapat maghanda tayo. Tama naman, paano mo nga paghahandaan? Hindi niya binanggit yung kaligtasan, Brad. Maniwala ka. Yung sabi lang, dapat maghanda ka para matutuwa sa iyo ang Diyos. Ang labo. Tama naman matuwa sa iyo, Diyos, pero ligtas ka ba? Tayo pag nag-face tayo, ligtas o hindi ligtas. Napansin niyo ba yun? Sila, inagano nila yan. Tawag dito, nilalabuan nila kasi hindi nila naintindihan. Yun ang totoo. So, ganun ang gagawin natin. Amen? Alamin natin. Ngayon, pag wala naman talaga, huwag mo sabihin yan ang 666. Kaya nangyayari yung iba, kailan lang, may nagsasabi, magnetin mo nga yan. Dadin, minagnet mo ba yung ano mo? Sabi, namamagnet daw yan. Kasi kalukuhan naman yung wala naman nagsasabing ganun eh. So kaya sinasabi nila ngayon, hindi ka naniwala sa vaccine. Naniniwala ka siguro sa ganun, no? Yung minamagnet. So nagmumukhang tanga-talo yung mga hindi naniniwala sa vaccine. Pero actually, walang nagsabi nun. Yung sa 5G na yan, sinabi rin nila yan. Sabi, lahat ng natakot sa 5G, loko-loko yan. Kasi may sira daw ulo mo dyan sa 5G. Hindi naman ganun ang sinabi. Ang sinasabi, yung 5G, napakabilis niyan. Mabilis tayong mamomonitor. Yun ang sinasabi ng mga nag-warning against sa technology ng 5G.
Okay? Mukhang masya-shutdown na talaga ako. Ay, sabi nila, may algorithm sila dyan eh. Anyway. So at least, nakinig nyo sana yun. Sana nakikinig kayo. Marami na kasi bata pa. At least, ako, hindi ko makakalimutan. May nagsabi na rin ako sa akin to, bata pa ako. Yan ang advantage nung. Kaya nung naalala ko ngayon, hindi lahat to, pero naalala ko yung mga 666, yung tatakan, yung ano, pinag-uusapan namin yan eh, nung naglalaro kami, nagtatakutan. Kasi may mga background din yung ibang mga bata sa ganito eh. Kaya nung narinig ko ulit siya, sabi ko, narinig ko na to eh. Totoo kaya to, hindi. Eh nung in-explain na sa church mismo, maniniwala, hindi ka pa ba maniniwala? Ewan ko na lang sa'yo. Okay, so sige, tanungan na tayo. Hindi ko na iyaano sa 14. Basta itong 13. Madali naman tandaan yung Revelation 13, no? Sabi nila, malas daw ang 13. Hindi naman. Pero dito lang nabanggit yung 666 sa 13. Okay? So yan, malinaw yan. Pag wala kang tatang, hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng magbenta. Ginagawa na sa atin ngayon yung credit card. Pag wala ng cash, paano ka bibili? Hindi ka nga mapapatatak eh. Yung credit card, tinatak na sa'yo. Ha? Yung chip. Ha? Ano na? Alin? Yung tatakan. Ah, pag tinatak sa'yo. Yung technology na sinasabi nila ngayon, kakapit na yun sa katawan mo eh. Kaya ka nga tinatatakan para ma-identify ka, makilala ka. So, pag dito, pwede mong putulin. Eh, pag dito. Ah, pag nawala yung creator. Okay. Magandang tanong. Pero, kaya nga sinasabi sa Revelation, ano ba mangyayari? Ano ba sinasabi? Sabi sa Revelation, mawawala na yung 666 kaso pag dumating na si Jesus nun. Kaya yun ang inaabangan natin. Actually, magkakaroon pa siya ng space, yung sinasabi kanina, 42 months. So, maghahari yung beast, yung Antichrist, tapos, pag talagang pinipersecute yung mga, natakot na siguro si God eh. Pero kung ligtas, kahit yung maganda. Kung nga, mamaya mangyari yan. Meron tayong mga ilang buwan, ilang araw, na talagang tutugisin tayo. Kaya mo bang mabuhay sa bundok ng 2 buwan? Kaya mo yun. Kaya dito, iiwas tayo dyan, mamumundok tayo. Kung yung iba sa atin, makapatay, iba sa atin, hindi. So, pero mag soul winning pa rin tayo. Amen? Amen. Sandali na lang naman yun eh. Tapos bago mangyari yun, darating na si Jesus, kukunin na tayo. So, diba? Eh, si ano, mukhang sanay na sanay. Sama ka sa amin, ha? Amen, di ako marunong magtanim, hindi. So, ganun po yan. Mangyayari yan. Sinabi na yan matagal na ngayon. Bili. Di mo kailangan bumili. Nagtatago nga lang tayo eh. Ang dami pa pong lupa. Kahapon lang. Doon kami sa Montalban. Ang dami doon. Hindi ka magutom doon sa palagay ko. Nagdala ka na rin spam, ha? Okay. Tinatawanan natin ito. Pero iba talaga na tatakot dito kasi nga hindi nila alam yung details. Tapos yung iba tinuturo sa kanila bago mangyari ito, magtatakan, matarapture na raw sila. Yung tulo na ipaano yun, pag hindi nangyari yun, anong gagawin nila? Malamang. Masabi nila, hindi pa to kasi hindi pa tayo na-rapture. Sumamban na tayo kunwari dyan. Yun ang gagawin ng iba kasi yun ang tinuro sa kanila eh. Okay, question ba? Maga pa, 10 minutes pa. Natakot ka na ba, Juliana? Naitidihan mo ba? Gusto mag-aasawa pa ako. Hindi mo kailangan yun. Ha? Oh, mas maganda sa langit. Amen? Kaya sinong ligtas na ba kayo lahat? Mga bata, ligtas naman ito eh. Mga maliliit. Okay, Yesha, ligtas na? Amen. So, ang kailangan na natin ngayon, mag-ipon tayo ng kayaman sa langit. Maglingkod tayo na maglingkod sa Diyos. Maglingkod tayo na maglingkod. Huwag kayo matakot dyan. Lahat siya may explanation. Lahat siya may lusot tayo dyan. Yan ang pangako ng Diyos. At kung yung iba sa atin mapatay, yung iba makulong, okay lang yun. Endure mo lang. Amen? Amen. Sige, let's pray, Lord. Maraming salamat.
Dakin din namin ito sa wakas, Panginoon. We pray na di kami matakot, Panginoon, bagos Lord, yung kabaliktaran. Magtiwala kami sa inyo, Panginoon. Kayo mabuti. Kung sakaling kami isa sa mga medyo masasampulan, Panginoon, ng kaway, we pray na kayo po'y samahan niyo po, Lord, kami. Hindi kami manghina, Panginoon, katulad ng topic namin kanina umaga. Magtiwala kami sa inyo, Panginoon, na katulad sa maraming pagkakataon na kami nagtiwala siya, nakita namin yung deliverance at ang inyong blessing. So I pray na ganun din po, Lord, kung kalooban niyo, Panginoon, kayo pong masunod, matutupad na to, hindi pa sa lifetime namin. Kung hindi pa sa lifetime namin, Panginoon, at least matuluan namin, ipasa pa namin sa next generation kung paano kami magtiwala dapat sa inyo at how we would navigate this, Panginoon, mga darating na ganitong klase ng pagsubok, Panginoon, at tribulation, troubles. I pray na mahabag kami kayo sa amin, Panginoon, na equip niyo po kami ng salita at ang tapang, Panginoon, ng skills din po, Lord, kung paano mas maraming maliligtas sa aming kamay, Panginoon, na kami po isishara namin sila. So I pray na hindi kayo matakot, bagus, Lord, magtiwala kami sa inyo. So kayo pong lalati, Lord, at patuloy namin ito, Lord, sa kaya pa namin. Kayo mong lalati, in Jesus' name.